ngayon ating pag-uusapan ang China. Supposedly, ang taong 2023 ay ang taon para sa bansang China na makarecover sa kanilang mga utang. Ngunit tila baga lalo pang bumaon ang problema ng China na tila baga parang bomba na umiikot at nagtitik patungo sa pagsabog ng ekonomiya ng bansang China. Ano ang nangyayari sa bansang China ngayon? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Umabot na ng mahigit 20 trillion US dollars ang utang ng bansang China na hindi namamalayan ni President Xi Jinping. At ito ang nag-spark bilang isa sa mga major concern ng mga investors na tumatagilid na sa pagpapartner sa bansang China. At ito nga, mga kaibigan, ang isang debt crisis na kinaharapan ni President Xi Jinping. At tunay na 23 trillion US dollars ang utang ng bansang China na ito rin ang report ng First Post. At ang nakakamangha nito, ito ay loan na ang nagmamay-ari, mga kaibigan, ay ang gobyerno ng China. At hindi lamang ito basta-basta, mga kaibigan, utang, sapagkat ito ay isang anomalya ng mga gobyerno ng bansang China. Ika pa dito sa First Post, ito ay hidden na mga utang ng mga local governments para ipatupad ang kanilang mga kagustuhan sa kanilang mga lugar. At ano nga ba ang mga hidden debts, mga kaibigan, o mga tagong utang? Ang mga nangyayari kasi dito, ang mga utang, mga kaibigan, ng mga local governments sa bansang China ay itinatago nila at hindi nila nililista sa mga libro at hindi ito nare-report sa national level. Kaya nga naman, hindi ito nasusubaybayan sa national government ng China. At ito ay nakatago. At ang katanungan ay, gaano kalaki ang mga loan na ito? At ang isa pang katanungan, paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansang China? Kung ating mapapansin, nakautang ang bansang China sa Goldman Sachs na nag-e-estimate ng 8.5 trillion US dollars. At ganun din sa International Monetary Fund na umaabot na ng staggering 10 trillion US dollars. Ito ang mga utang ng China. At ito, mga kaibigan, ay umaabot na ng 80% ng total GDP ng China. At ang GDP ng China, mga kaibigan, ay umaabot na ng 12.2 trillion dollars. At ang utang ng bansang China sa International Monetary Fund ay umaabot ng 10 trillion US dollars. Ito ang hidden debts ng mga local government sa China, 10 trillion US dollars. Ang mga loan na ito, mga kaibigan, ay unsustainable na magpupush sa mga provinces ng China papunta o patungo sa bankruptcy. Ang Higang ay isang remote na lugar sa bansang China. Ito ay malapit sa border sa Russia na ang total population nito ay mahigit 1 milyon. Na sila ay nagsasuffer ngayon sa isang financial crisis. Na sinasabi pa dito, ang lugar ng Higang ay walang indoor heating dahil napakalamig nito. May mga taxi drivers, ngunit napakataas ng kanilang mga singil. Ang mga public school teachers ay natatakot sila na mawalan sila ng trabaho. Ang mga street cleaners ay hindi pa nakakatanggap ng kanilang mga salaries sa loob ng 2 buwan. At ito ang mga sinyales ng financial distress. At tinatawag itong cash crash. Ganon din, mga kaibigan, sa Guangzhou province na kung saan ang krisis ng kawalan ng pera dito ay isa sa mga major factor ng kahirapan ng kanilang lugar. At alam nyo, ang utang ng lugar na ito ay umaabot ng 2.60 trillion yuan o umaabot ng 80 billion US dollars. At kung ating mapapansin, bakit nakautang ang napakahirap at napakaliit na lugar ng China na ito? Na kung ating mapapansin ay wala man lang major na mga construction o development sa lugar ng Guizhou. At ang nakakamangha, nakautang sila ng ganito na walang check and balances. Kaya naman ito ang problema ngayon ni President Xi Jinping sa lahat ng mga local governments sa bansang China dahil halos pare-parehas ang kanilang mga problema. At ito ay isang crisis na kinaharapan ng bansang China dahil ilang mga lugar katulad na lamang
ng Heilongjiang, Henan, Hubei, Gizhou at ang Guangdong na mga probinsya ay malulubog sa utang at posible, mga kaibigan, na magka-crash ang ekonomiya sa mga lugar na ito dahil magfa-file ng mga bankruptcies ang mga local governments. At ito ay hindi maganda na pahiwatig na binabanggit pa ni President Xi Jinping. Ito ang kanyang sinasabi. Ika pa sa report, China's debt troubles, Xi Jinping demands action. Sabi pa ng presidente ng China, it's necessary to consolidate the responsibility of provincial level governments to prevent and resolve hidden debts, increase efforts to dispose of outstanding hidden debts, optimize the maturity structure of debts, reduce the interest burden, steadily promote the unified supervision of local government hidden debt and on the books debt, and resolutely curb the increase of hidden debt. Oo, mga kaibigan, tumitindi ang mga problemang kinaharapan ngayon ng bansang China. At ito ang isang hudyat na pati ang ekonomiya ng buong mundo ay babagsak na rin. Dahil kung ating napapansin ang ekonomiya ng US at China na dalawa sa mga superpower sa lahat ng ekonomiya sa buong mundo ay pabagsak na, at ibig sabihin nito pati ang bansang Pilipinas ay damay sa mga nangyayaring ito. Kaya naman ipanalangin natin na nawa ay hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon dahil papunta na tayo sa economic collapse na ito ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay natin bilang mga mamamayan ng mundong ito. Ngunit ito ay ikagalak natin sapagkat ibig sabihin nito malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos at magtatatag siya ng isang kingdom na hindi kailanman mawawasak at mananatiling sagana ang mga mamamayan nito. Ipanalangin natin na tayo maging kabilang sa langit na bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon na kami po ay nasa mundo at panahon ng pinakanakakatakot na pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Dahil very uncertain, Panginoon, ang mga nangyayari ngayon sa aming planeta. Ngunit meron lang po kaming isang sigurado na pag kami, Panginoon, ay nakakapit sa inyo, ay kailanman ay hindi niyo po kami papabayaan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at nawa ay tulungan kaming ihanda ang aming masarili na makabilang bilang isang mamamayan ng langit na bayan. Nakasama po namin ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang lagi nag-aalaga sa amin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen.